Ang kulturang Pilipino ay matagal nang puno ng mga pamahiin. Para sa halos lahat ng mga bagay na iyong maiisip, maaaring may isang pamahiin na kaakibat nito. Ang mga kababaihang buntis ay madalas marinig ang mga pamahiin na ito mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Kahit na ang iba sa mga ito ay hindi naman nakakasakit, hindi nito dapat palitan ang regular na pagpapakonsulta sa doktor. Ang maayos na prenatal care, hindi ito kasabihan lamang ha, ay pananatilihing malusog ang iyong anak sa loob ng iyong sinapupunan at makakatulong sa maayos na panganganak. Aming tatalakayin ngayon ang ilan sa mga patuloy na pinaniniwala ang pamahiing Pilipino sa pagbubuntis. Let's begin! Kung ano ang kinakain, siyang bunga. Tinatawag din bilang paglilihi. Ang mga pamahiin na nagsasabing ang mga pagkain na pinaglilihian ng mga buntis ay makakaapekto raw sa pisikal na anyo ng sanggol. Ang mga dark chocolate o anumang pagkain na maitim ang kulay ay sinasabing magbibigay ng mas maitim na kulay ng balat. Samantalang ang mga light-colored na pagkain tulad ng gatas ay sinasabing tumutulong sa pagbibigay ng mas maputing kulay ng balat. Ang mga pamahiin na ganito ay hindi lamang sakop ang mga pagkain. Maging ang mga amoy rin at mga tanawin na kinahihiligan ng buntis. Sa katotohanan, ang pagkain o anumang pinaglilihian ay walang epekto sa pisikal na anyo ng sanggol. Ang kulay ng balat ng isang sanggol ay dumidepende sa genes ng mga magulang. Ang pinakamainam na paraan upang malaman kung ano ang itsura ng iyong magiging anak ay ang pagpapatingin gamit ang 4D ultrasounds. Sa kabila nito, ang ilan ay maaaring hikayatin ng mga buntis na kainin ang lahat ng kanilang pinaglilihiang pagkain dahil pinaniniwalaan na maganda rin ito para sa sanggol. Ang mas mainam na gawin ay ang magpakonsulta sa doktor ukol sa kung papaano ayusin ang iyong diet upang masigurado na ang iyong anak ay nakukuha ang mga sustansyang kanyang kinakailangan. Huwag magsuot ng kwintas. Ang mga alahas na isinusuot sa leeg ayon sa pamahiin ay magdudulot ng pagpulupot ng umbilical cord sa leeg ng sanggol. Ito ay walang tunay na basihan, ngunit hinuhuli ng pamahiin ang isang seryosong pangamba ng mga buntis. Posible na pumulupot ang umbilical cord sa leeg ng sanggol, particular na sa panahon ng second at third trimester. Ito ay dahil sa mga paggalaw ng sanggol sa loob ng sinapupunan at hindi dahil sa panlabas na factors. Ang pagkuha ng mga regular na check-up sa iyong doktor bago ang panganganak ay maaaring magbigay sa iyo ng mas maraming kaalaman at posibleng tanggalin ang iyong mga takot. Huwag pumunta sa lamay o burol. Ang iyong mga kahihinatnan sa pamahiin na ito ay iba-iba depende sa kung anong bersyon ng iyong narinig. Ang iba ay magsasabing ang pagiging malapit sa walang buhay ay maaaring magdulot ng stillborn o walang buhay na sanggol paglabas ng sinapupunan. Ang isa pang bersyon ay nagsasabing ang mga naghihiganting espiritu ay susubukang kunin ng iyong anak mula sa iyo. Ang pagpunta sa burol ay hindi magdudulot ng mga ganitong bagay. Ngunit, ang emotional stress na maaaring dala nito ay maaaring maging concern. Kapag ikaw ay stressed, ang iyong katawan ay lumalaban sa pamamagitan ng paglabas ng stress hormone na tinatawag na cortisol. Sa kasamaang palad, ang inunan na nakapalibot sa sanggol ay maaari ring maglabas ng ganitong hormone. Ang hormone na ito ay papasok sa amniotic fluid ng paunti-unti na maaaring baguhin ang metabolism ng sanggol. Kung ikaw ay humaharap sa mga stressful na sitwasyon sa panahon ng iyong pagbubuntis, ang iyong doktor ay kayang magbigay sa iyo ng payo kung paano mo sila dapat harapin sa isang ligtas at malusog na pamamaraan. Huwag kumain ng kambal na saging. Ang ibang mga bersyon ng pamahiin na ito ay sinasama rin ang iba pang mga kambal na pagkain tulad ng itlog na mayroong kambal na pula. Ang ilan ay hinihikayat ang mga buntis na kumain ng mga ganitong klase ng pagkain upang magkaroon ng kambal. Samantalang ang iba naman ay sinasabing iwasan ang mga ito. Sa katotohanan, ang mga kambal ay nagagawa sa dalawang klaseng pamamaraan.
Ang una ay ang kapag ang isang embryo ay nahati sa dalawa matapos ang fertilization. Ang resulta ay ang kambal na magkamukhang magkamukha. Ang pangalawa naman ay kapag ang dalawang magkaibang egg cells ay na-fertilize ng dalawang magkaiba ring sperm. Ang resulta ay ang kambal na hindi magkamukha. Kung nais mong pataasin ang iyong tiyansa na magkaroon ng kambal na anak, mahalaga na intindihin na ang genetics, family history, fertility at treatments gaya ng IVF or in vitro fertilization ay may ginagampan ng mahalagang papel dito. Kahit na walang kinalaman ng kambal na saging at pula ng itlog sa pagkakaroon ng kambal na anak, ang mga saging at itlog ay isang mainam na source ng mga sustansya para sa mga buntis. Ang maayos na prenatal care ay maaaring makatulong sa pag-alam sa kung ano ang iyong kailangang isama sa iyong diet upang ikaw at ang iyong sanggol sa napupunan ay mapanatiling malusog. Sinasabi na mahihirapan sa panganganak kapag nakaupo sa hagdan. Ganito rin ang paniniwala na bawal ang tumambay ang buntis sa may pinto. Siguro ang gusto lamang ipahiwatig ng pamahiin na ito ay mag-ingat sa pag-akyat at pagbaba sa hagdanan dahil maaaring maging sanhi ito ng anumang aksidente. Huwag maglagay ng nail polish. Kung nais mong mapunta sa safe side, siguraduhin natural ang mga sangkap ng nail polish na iyong ilalagay sa iyong mga kuko. Mayroon namang mga preggy-friendly na mga nail polish na available sa mga tindahan tulad ng Zoya, Butter London, and Knocked Up Nails. Ang dapat iwasan sa lahat ng mga buntis ay ang gel manicure. Ayon sa isang dermatologist, ang gel manicure ay maaaring nakakalason para sa iyo at sa sanggol dahil maaari itong i-absorb ng iyong nail bed. Mas lalong katakutan, ang ultraviolet lamp na ginagamit upang patuyuin ang gel. Huwag uminom ng soft drinks. Ang personalidad at attitude ng isang bata sa kanyang paglaki ay nakadepende sa maraming mga bagay tulad ng mga kaibigan, mga magulang, kapaligiran, impluwensya ng lipunan at ng media, pamilya at marami pang iba. Ang pag-inom ng soft drinks o anumang iba pang inumin ay hindi isang indikasyon ng karakter ng isang individual sa inaharap. Ang mga doktor ay pinapayuhan ng mga buntis na huwag uminom ng soft drinks dahil sa mataas na caffeine at sugar content nito. Maaari nitong sirain ang iyong pagtulog, magdulot ng pakiramdam ng pagkapagod, at nakawin sa iyo ang iyong kinakailangan na calcium. Maglilihi ang asawa kapag hinakbangan habang natutulog. Ang mga asawa na nakakaramdam ng pagod at naglilihi rin ay maaaring dahil sa pressure na kanyang naramdaman ukol sa paparating na fatherhood. Siya ay nangangamba para sa kaligtasan ng kanyang asawa at anak. Siya rin ay excited. Ang pagbubuntis ay isang emotional roller coaster, kaya naman ang paglilihi ay maaaring stress eating. Aantukin ang kakain sa ginamit na plato ng isang buntis. Lahat naman tayo ay nakakaramdam ng antok pagkatapos kumain, lalo na kapag marami ang kinain. Kumain ng marami. Oo, ikaw ay kumakain na para sa dalawang tao at palagi kang makakaramdam ng gutom. Ngunit kailangan mong mag-ingat kapag nagdesisyon ka na isatisfy ang iyong big appetite. Ang pagtaas ng timbang sa panahon ng pagbubuntis ay inilalagay ka sa risk ng pagkakaroon ng diabetes, backaches, at high blood pressure. Magpakonsulta sa doktor para sa proper diet. Laging makinig sa musika. Maaring hindi ka makagawa ng susunod na Sarah Geronimo, ngunit ang pakikinig sa musika, lalo na sa classical music, ay pinaniniwala ang gagawin ng iyong baby na mas matalino, kilala rin bilang Mozart effect. Ngunit dapat mong malaman na ang teorya na ito ay napatunayan na ng mga scientists na ito ay walang katotohanan. Huwag maligo ng malamig na tubig o maligo sa gabi. Makakakuha ng lamig ang iyong baby kapag ginawa mo daw ito. Hindi ito totoo dahil binabalanse ng amniotic fluid ang temperatura sa loob ng sinapupunan. Ang totoo pa nito, mas madalas na may pakiramdam na mainit ang mga buntis dahil sa tumataas na amount ng dugo na pinoproduce ng katawan nito. Huwag kumain ng talong. Magkakaroon daw ng balat na kulay violet kapag ipinanganak ang baby. Magiging iyakin din daw ito.
Ngunit makasasama lamang ang pagkain ng talong kung hindi tama ang pagluto. Maaring paalala rin ng mga doktor na gaya ng anumang pagkain, makakasama ang labis na pagkain. Kailangan itong gawin upang makaiwas sa anumang problema. Huwag kumain ng sariwang itlog. Mapapadali raw ang panganganak kapag kumain ito. Ang panganganak, madali man o mahirap, ay nakadepende sa kalusugan ng ina o sa timbang at posisyon ng baby. Ang katotohanan, delikado ang sariwang itlog sa buntis dahil sa exposure sa salmonella na masama sa buntis. Mabuti pang lutong itlog ang kainin dahil mayaman ito sa nutrisyong kinakailangan sa pagbubuntis. Magsabit ng bawang at magsabog ng asin sa mga bintana at pinto. Mayaman ang kulturang Pilipino sa paniniwala sa mga mythical creatures gaya ng aswang at tiktik na madalas na naiugnay sa mga buntis. Ang mga bata raw kasi sa sinapupunan ng ina ay gusto nilang pagkain, ngunit wala namang patunay nito. Kung inyong nagustuhan ang aming video, huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell para sa agarang updates. At syempre, huwag niyo rin kalimutang mag-like and subscribe. Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!